18 kabanata. Sino ang pinakadakila? Nang oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ba ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos? Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang sinumang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. Ngunit ang sinumang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Mga dahilan ng pagkakasala. Nakakaawa ang mga tao sa mundong ito dahil sa mga bagay na naging dahilan ng kanilang pagkakasala. Kung sa bagay, dumarating naman talaga ang mga ito. Ngunit mas nakakaawa ang taong nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Kaya nga, kung ang kamay o paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang kamay o paa mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa ang kamay o paa mo, pero itatapon ka naman sa walang hanggang apoy. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa dalawa nga ang mata mo, pero itatapon ka naman sa apoy ng impyerno. Ang nawawalang tupa. Tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga nawawala. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ang nawawala? At kapag nakita na niya ang nawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na hindi nawala. Ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong Amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihin mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang dalawa sa inyo rito sa mundo na ipanalangin ang anumang bagay, ipagkakaloob ito ng aking Amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Ang talinghaga tungkol sa utusan na ayaw magpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 po ba? Sumagot si Jesus, Hindi lang 7, kundi 77. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin sa kanilang mga utang. Nang simulan na niya ang paniningil, dinala sa kanya ang isang alipin na nagkautang sa kanya ng 1,000,000.
Dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay sabi, "Bayaran mo ang utang mo sa akin." Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Kaya pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, "Napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmamakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa." Ikalabingsyam na kabanata. Ang turo ni Jesus tungkol sa paghihiwalay. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at pumunta sa lalawigan ng Judea sa kabila ng ilog ng Jordan. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya sila sa kanilang mga sakit. May mga Pariseyong pumunta sa kanya para hanapan siya ng butas. Kaya nagtanong sila, "Pinahihintulutan ba ng kautusan na hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan na sa simula pa lang, nang likhain ng Diyos ang mundo, ginawa niya ang tao na lalaki at babae? Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa na lang. Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos." Nagtanong uli ang mga Pariseyo, "Pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya, basta't bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit hindi iyan ang layunin ng Diyos mula sa simula. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung hiwalayan ng lalaki ang asawa niya sa anumang dahilan, maliban sa sexual na immoralidad at pagkatapos ay mag-asawa ng iba, nagkasala siya ng pangangalunya, at ang nag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya." Sinabi ng mga tagasunod ni Jesus, "Kung ganyan po pala ang panuntunan sa pag-aasawa, mabuti pang huwag na lang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi matatanggap ng lahat ang turong ito, maliban na lang sa mga taong pinagkalooban nito. May iba't ibang dahilan kung bakit ang ilan ay hindi nag-aasawa. May iba na ipinanganak na sadyang baog. Ang iba'y hindi makakapag-asawa dahil sinadyang kapunin. At may iba naman ay ayaw mag-asawa dahil sa pagpapahalaga nila sa kaharian ng Diyos. Kung kaya ng sino man na hindi mag-asawa, huwag na siyang mag-asawa." Pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. May mga taong nagdala ng maliliit na bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Pero sinaway sila ng mga tagasunod ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos." Ipinatong nga niya ang kanyang kamay sa mga bata at pinagpala niya sila. At pagkatapos nito ay umalis siya. Ang lalaking mayaman.
May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." "Alin po sa mga ito?" tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin?" Sumagot si Jesus, "Kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito. Kaya nagtanong sila, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible." Nagsalita si Pedro, "Paano naman po kami? Iniwan namin ang lahat para sumunod sa inyo. Ano po ang mapapala namin?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. At ang sino mang nag-iwan ng kanyang bahay, mga kapatid, mga magulang, mga anak, o mga lupa dahil sa akin, ay tatanggap ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan. Maraming dakila ngayon na magiging hamak, at maraming hamak ngayon na magiging dakila.